It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. Good morning, guys! Ngayon, guys, umuulan at hindi maganda ang panahon. Parang ang puti ko. Ah, okay lang. So, umulan kagabi, guys. Magdamag. Kaya, ayan siya. Ay, nais ko itong upuan namin dahil nabasa yung isang upuan na yun dito sa labas. At nadiligan ang aming halaman. Ayan siya, guys. So, mapangit ang panahon. So, nadiligan ang aking mga halaman. Tingnan nyo, guys, yung silig ko. Oh. Ang laki ng dahon niya. Ang aking moringa. At yung aking ampalaya, patuloy pa rin sa pamumulaklak. Nakapag-harvest na ako ng dahon, guys. So, mamaya magluluto ako ng munggo. Pero, hindi muna ko kinuha itong bunga. Tsaka yan. Dahil, gusto ko pa siyang palakihin. At, ang dami niya mga bulaklak. Ayan, masipag siya. Ayan pa doon. Meron pa siya dyan. Ito, oh. Yan. Aliit. Ayan siya, guys. Medyo umaaraw ng konti, tapos didilim. Ayan, ang panahon. Aaraw, aambon. So, ganyan siya. At ang aking mga papaya. Ang lago niya, guys. Ang dami. At itong aking talbos kamote. Ayan yung mga kamatis. Ayan siya. At ito yung saging. Ang cute nito, guys. So, yung aming bee design. Ayan, para sa accessories ng mga halaman. Umiilaw siya sa gabi. Automatic siya. Ayan, nabili namin ito sa IKEA. May mga design pa yan, yung red. Ayan siya. Nabis. Ang cute. May pakpak pa siya. Ayan siya. Kapadibot siya dyan sa halam. Kasi minsan, pinupuntahan siya ng ibon. So, ang cute niya. Ganda na ng halaman ko. So, ngayon guys, magluluto ako ng munggo. Pakita ko sa inyo at nakahiwa na ako kanina. So, ito na yung aking munggo at yung baboy na hiwa ko. Napagsain na rin ako. At ito yung hinarbest ko ng dahon ng ampalaya, hinarbest ng aking mister. Pero nilagay ko kasi siya sa ref, kaya siya naging ganyan na kasi nakabarot siya sa plastic. So, ayan na yung aking mga sibuyas, bawang at konting kamatis. So, isasalang ko na siya para madali ko na siyang palambutin. So, ayan guys, naglalaba din ako at matatapos na itong isang aking niload. Susunod ito. Tapos, ito. Yan, susunod yan sa dryer. So, malapit na matapos yan. Ayan siya. Ayan guys, habang naglalaba, nagluluto naman ako ngayon. At babagsak na rin yung ulan. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ayan siya oh. Medyo pumapatak na yung ulan. Ayan, makpaka kulimlim. So, ito guys, nailaga ako na yung munggo. Ayan na siya. Medyo malambot na siya, kaya umpisa ako na lahat ng ingredients ko. Binuksan ko tong exhaust fan namin kasi nga yung init para hindi umano dito sa loob ng bahay. Kaya medyo maingay. So, ayan na siya. Gigisa ko na muna yung aking mga ingredients. At ito, umpisahan ko na siya. At medyo maingay guys, dahil nga binuksan ko yung electric fan. Dahil itong exhaust fan, pag dito naman, sobrang ingay. So, yun na lang. Electric fan ko dun sa likod. At nag-apron na rin ako. Dahil kung hindi ako mag-apron, matatalsikan na naman ako ng mga mantika. So, unahin ko muna itong aking baboy na igisa. Para malutok na siya ng ito. Ang bango ng baboy. So, gisa-gisa ko lang siya, guys.
tinapan ko muna siya ng konti para mas maluto siya. So, yun nga guys, ito yung aking munggo na nilutuin ngayon para sa Mr. Kot, kanyang request yan. Ayan siya. Nalaga ko na siya ng mabuti kanina. Ito siya guys. Ayan siya. Nalaga ko na siya ng gusto at malambot na. Mamaya, diyan ko ilalagay yung aking ginigisang baboy. At then, sunod-sunod ko na yan igigisa. Medyo intayin-tayin ko lang siya ng konti para maluto na nga ng gusto. At ilalabas ko na rin yung aking bagoong. Baka makalimutan ko. Ito yung bagoong na ginagamit ko. At mamaya, salain ko yan. Guys, na ano ko na yung aking baboy. Nag-isa ko na siya ng gusto. At isusunod ko na itong mga ingredients ko na bawang, kamatis, at sibuyas. So, yan na siya. Matagal na rin ako hindi kasi nakapagluto ng munggo. Kaya yan, i-request na rin ng aking mister. Tama-tama, nag-harvest kami ng aming ampalaya, yung dahon. So, ayan siya. Dagdagan ko lang siya ng konting mantika. Ayan. Ito na rin ang sibuyas. Ang bango. Lalagay din kasi ako ng konting kamatis sa aking munggo. Para mas malasa. Gigisa ko na siya ng gusto dito. At pagkatapos, naisalin ko na rin dito yung aking bagoong. Nilagyan ko siya ng tubig. Ginigisa ko rin to para hindi siya malansa. So, ayan na siya. At bago ko siya sasalain. Yan itong ginagawa ko, guys. Ayan. Sinasala ko para hindi masama yung tinik. Ayan, no? May tinik. So, ganyan ang ginagawa ko. Ginigisa ko siya yung bagoong para hindi nga siya malansa. So, pakuluin ko lang siya ng konti. So, ayan. Kumukulo na siya. Papatayin ko na. Sasalin ko siya dito sa aking munggo ngayon. Nilagay ko na lahat yung ingredients ko dyan na ginisa ko. Pakuluin ko lang siya ng konti. At hugasan ko na yung aking dahon para ihuhulog ko na siya. Ang bango ng munggo. So ngayon, ilagay ko na tong dahon at nahugasan ko na siya, guys. Ayan. Ilalagay ko na siya at nahugasan ko na siya ng husto. Ayan. Ang sarap nito. Ang daming dahon ng ampalaya. Ko lang para maipailalim yung mga dahon at maluto siya ng husto. Ayan siya guys, oh. Ganito ako magmunggo. Ayan. Luto na siya. Ang dami niyang dahon. At yan yung nagpapasarap talaga sa munggo, yung dahon ng ampalaya. Na sobrang dami. Malasang malasa siya. Ayan siya, oh. Guys, matatapos na ito. Ayan, nag-spin dry na siya. So, ito, tapos na rin itong aking dryer. Kaya, lalagay ko na siya dito. Ayan siya, guys. Lagay ko na siya dito. Mainit. Tuyo na siya. So, guys, dito ako nagtutupi sa lamesa para ma-i-plug kong mabuti yung mga damit at hindi na siya lukot para hindi na siya paplansyahin. Ito din po yung short ng mister ko. Yan.
Ganitong ginagawa ko. Parang hindi na ako namamalansya. Ganyan lang siya. Tapos pag ganun, dito na. Tapos kasi ito, mga to, yung iba pang bahay naman na kasi. So, yan guys, nakapagtupi na ako. Ito yung mga damit lang namin ng mister ko na pinagubaran namin. Tapos yung nilalabahan ko ngayon, yung damit ng aking anak. So, yakit ko na siya ngayon. Ayan siya guys, konti lang naman yan. Guys, kain tayo. Kakain na ako kasi tapos na yung mga trabaho ko. So, ngayon, time naman na para kumain. At ako excited na rin kumain dito sa aking munggo. Dahil matagal na nga akong hindi akong magluto. So, kakain na ako. Kain tayo. Tikman ko nga muna. Ganun siya. Ang sarap guys. Sobrang sarap. Lalo yung dahon, fresh na. Fresh pa yung dahon. Bagong pitas siya. So, sobrang sarap niya talaga. Ang sarap niya. Sobrang na-miss ko talaga itong munggo guys. Ang sarap niya. Paborito rin ito ng mga anak ni Mungo. Ayan. Kakain na muna ako. Tatapos ko na rin yung mga trabaho ko. At mamaya pahinga na. Nasa work pa kasi yung mister ko. Kaya yung mga anak ko nasa trabaho. So, nag-iisa lang ako dito ngayon sa bahay. Kaya ayan. Nakain na muna ako. At tuloy ko na to guys itong aking pagkain. At maraming salamat sa panonood. Bye! Thank you for watching guys. See you next time. Bye!